Inday! Welcome back to my channel. At ngayon, gusto ko magkwento muna. Dahil simula nung umuwi ang asawa ko, wala akong nirelease na kahit na anong vlog. At kahit nga posting, wala din ako. Kasi ayaw niya. Gusto niya muna na parang private ang aming buhay. So ngayon, magkukwento muna ako kung gaano ba ang proseso na ginagawa ng Lord. If talagang time, yung tamang timing ay binigay na niya sa'yo. So, as I remember, July 15, nung lumapag siya ulit galing sa abroad. And ang uwi niya ngayon is uwi na wala masyadong ipon, ganon. So, talagang we decide lang din na magkasama-sama na ang pamilya namin. And time goes by, may mga plano, at yung mga plano namin, hindi siya nangyari according dun sa pagkakaplano namin. But God has a different plan for me, and for my family, and for my husband. Even though na yung plano naman namin at plano ng Lord ay parang napapansin namin na nag-meet siya halfway. So, we plan, we had a loan para sa business and everything, para smooth siyang magawa. Siyempre, mas masarap mag-business pag maraming hawak na cash, di ba? Pero hindi ganun nangyari, guys. Ang nangyari is, hindi kami nakapag-loan. Kasi, parang hindi nangyari yung pinag-usapan namin ng bangko according dun sa pangako nila. And so parang na yung asawa ko, nag-pull out siya. So feeling namin hindi na mangyayari yung training center na pangarap namin. But God has already planned para sa amin. Hindi man kami makapag-loan, mangyayari ang mangyayari. Mangyayari ang pangako niya para sa amin. And marami kaming inasikaso, marami kaming nilakad, talagang pukpukan. Pareho kaming determinado ng asawa ko. Ending parang talagang malabo pa sa patis yung lakad namin, yung mga ginagawa namin. And parang gi-give up na kami. Until one day, yung inaantay namin na sahod niya na hindi namin inaasahan, dumating siya. Plus I have one good friend na tumulong din sa amin para makapag-umpisa. At yung konting umpisa na yon, doon na talaga kami bumanat at sumugal ng husto para sa negosyong ito. Little by little natatayo siya, nakikita na nag-umpisa kami. So nakikita niyo sa video ngayon na ayan na, nakakita na kami ng uupahang office na hindi ganun kamahal, pero malaki din naman at saka maayos. Nagpagawa kami, nagpintura. Halos kami-kami lang din ang gumawa para lang makatipid. Nakabili ng mga gamit. Unti-unti nagkamuka. And charan! Parang fulfilling na, parang nakikita namin ang paggalaw ng Panginoon sa aming buhay dahil nagkakaroon na siya ng itsura. Until one day, matapos lahat ma-purchase yung mga kailangan at requirements para dun sa mga accreditation namin. No, kasi kailangan yung mga item and mga office at everything ay kailangan nakakomply dun sa kailangan ng government agency na aming pag-a-applyan. Nung nakikita ko na nagkakamukha na siya, lalo akong naging mapagpasalamat sa Panginoon dahil hindi namin inakala na kahit wala kaming masyadong fund na hawak ay matatayo yung aming training center. At mabalikan ko lang ha, even yung pangalan na WillSafe, nung una, sabi nila mayroon na daw may ari nun. Pero nung ini-apply ko na siya ng actual, wala pa. So even ang pangalan po ng aming kumpanya, pinagkaloob pa rin ng Lord para sa amin. And after namin maiayos ang office, so nag-uumpisa na kami na mag-hire ng tao. And ayan, yan ang aming first employee, si Ate Lore. Siya ang unang ibinigay ng Lord sa amin as admin. And syempre, nag-try kami na makipag-connect with the local government.
sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para malaman yung mga lalakarin din namin. We join at the job fair, no, na nakilala po namin ang provincial director na si Ms. Cariza at ang mga taga-provincial peso. Marami kaming na-meet at doon din namin nakuha ang aming pangalawang empleyado na si Kuya Ron. Yan, meet Kuya Ron, siya yan. And afternoon, market dito, market dyan. At dumating kami sa punto na, Lord, wala na. Parang kakapusin na kami dahil sa laki na din ang nagastos at patuloy na labas ng labas pag nagtatayo ng business. But God is really a good provider. He knows what we need. At hindi siya lagi, hindi siya nalilate at hindi rin siya nagiging advance. He always come at the right time. Nung mga medyo umaarangkada na kami pero hindi pa kami nagkakaroon ng mga students, parang feeling namin gaano ba kahirap pa ang pagdadaanan namin. Registration sa ganito, accreditation sa ganito, apply for the SEC. Ang dami-daming kailangan gawin. Pero alam niyo bang nakakatuwa nun? Habang pinagdadaanan namin yung proseso na yun, lalo kong naramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Kitang-kita ko kung paano siya gumagalaw sa buhay namin. May mga times ka na nagkakagulo pa kami ng asawa ko. Nagka-clash kami because magkaiba talaga kami ng pananaw pagdating sa mga ilang bagay. At yung difference namin na yon, hindi siya naging hadlang para i-pursue pa rin namin kung ano yung mga pangarap namin. And ang daming rejections. Ang dami namin nilapitan ng mga kaibigan ko na never akong tinatanggihan. Pero nasubukan namin, ha, kasama ang asawa ko na kami ay tanggihan dahil may mga kani-kaniya din naman na mga dahilan. At yun ay nauunawaan namin. But you know, mas na-appreciate ko yung pagmamahal at pagkilos ng Panginoon sa aming buhay. Dahil nung di-deploy na sana ang aming first training, na-delay pa rin ito. Hindi nangyari dahil yung unang partner namin na training center din from Manila, eh hindi masyadong naging ganun kaayos kausap. So, na-delay yun. Siyempre, pareho kaming disappointed sa mga bagay-bagay. But, alam mo, kaya pala hindi nangyari yun. Kasi gusto ni Lord na pull back ang aming first launching ng aming training. And nangyari ang training na yun kahapon lamang, September 17, our first batch ng mga safety officer. At ay naniniwala talaga ako na hindi, sa Panginoon, walang aksidente. Lahat ng mga students na dumating sa amin, lahat ng mga na-certified na safety officer, alam ko na sila ay nilaan ng Panginoon para sa araw na yun. And here we go. We already helped them na ma-certified bilang isang safety officer ang mga participants at student natin from different area of 3rd District of Laguna. Alam nyo, ngumingiti ako hindi dahil wala kaming pangit na pinagdadaanan. Sobrang dami. Dumarating sa araw na parang sa sobrang pagod na namin, sa gabi hindi na namin kayang mag-usap pa. Minsan dumarating din na pagkaaway kami dahil sa sobrang pressure niya, pressure ko, nagkakagulo kami. And the day ng training namin, magkaaway nga kami nun. Pero dahil nakafocus kami at pareho kaming professional talaga sa mga bagay na ganito, we can work together kahit medyo hindi kami okay. And the first time na nakita ko siyang magturo, yung last part niya doon, nung minomotivate na niya yung mga safety officer, I feel the heart na kaya pala nag-success ang asawa ko. Doon sa profession na pinili niya, is because this profession, yung pagiging safety, senior safety niya or safety practitioner niya, nilagay niya sa puso niya para protektahan ang bawat isang katrabaho niya, ang bawat isang employee, at even yung mga employer niya. Nakita ko yung malalim na pagmamahal at nakita ko yung pagtsatsaga niya. Nakita ko na lahat ng detalye na sinabi niya is alam niya talaga. At dahil doon, hindi ganun ka-perfect na perfect talaga yung aming first na deployment
ng aming mga students. Pero masaya ako kasi naramdaman ko yung purity ng heart niya. Purity ng heart ako para to serve him or to help him in the marketing aspect. At nakita ko yung purity ng heart ng bawat estudyante na dumating. Even the purity of heart ng partner namin, ang SNTP. And, you know guys, kung bakit ko binablog lahat to, is not because we want to brag or we want to make yabang. So, kaya ako po ginawa ng vlog to unang-una para may babalikan ako, no, sa mga vlog ko that nakagawa ako ng isang vlog para ibalik ang pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng magaganda, mga pangit, mahihirap, masakit, maaluan o kahit na anong pakiramdam. Gusto ko maramdaman ng Lord na whatever situation ang ibigay niya sa amin, mananatili siyang mabuti para sa akin at para sa aming buong pamilya. Again, Lord, ang vlog na ito ay para sa iyo. We thank you for giving us so many challenges kasi that challenges, tinulungan po kami yan kung paano kami magiging matatag. Marami pa rin kaming hinaharap na pagsubok ngayon. Maraming kailangang ipagpatuloy na hanapin kung sino ang taong ipapadala mo para sa amin. Isa lang po ang aming pangako na hindi kami mapapagod dahil alam namin na ikaw ang nagbigay ng negosyo mo ito para sa amin. So, that's end my vlog. This vlog is dedicated to our one and only Creator, our Heavenly Father. Thank you so much sa pagtitiwala niyo po sa amin kahit parang feeling namin minsan hindi naman namin deserve ang mga bagay na binibigay mo sa amin. Again, thank you so much. Alam po namin na marami pa kaming pagdadaanan at kami po ay nakaready dahil alam namin na kasama namin kayo lagi. See you on my next vlog. Bye!